Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose dito sa ating programang DWBL 1242 kHz na mapapakinggan nyo 7:30 to 8 po ng umaga. Sa mga Facebook viewer po natin, ugaliin po ninyong i-like at saka i-share yung ating programa para naman po makinabang yung inyong mga kaibigan, no? At gusto niyo naman po kung subaybayan sa ating Facebook page ay ito yung Patnubay sa Kalusugan. I-like niyo po kung meron kayong mga concern, pwede kayong mag-message dun sa aking Facebook page. Kung nais niyo naman pong balik-aralan yung mga lecture ko, meron nating 100 episode ng aking lectures, pwede niyo akong puntahan sa aking YouTube channel. Hanapin niyo yung pangalang Rose Alfonso and then click niyo yung subscribe. Pag na-click niyo na yon, mapapanood nyo lahat yung mga lectures ko. Ako po si Ma'am Rose, isang KBP member, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas mula pa noong 1985. Bilang isa pong health educator, nagtapos ako ng bachelor's degree in education, nagpatuloy na mag-aral ng public health at nag-aral din po ako ng alternative medicine dito sa tatlong lugar, sa California, sa San Diego, California, sa Waymar Institute sa Sacramento at saka dito po sa Palm Springs, California. Ang mga impormasyon na binibigay ko po sa inyo, hindi ko po layo ni napalitan ng inyong doktor, kundi bibigyan ko kayo ng information. Tulad po na sabi ko, we need education more than medication. Inuulit ko, we need education more than medication. Pero ito, alalahanin nyo, anuman sakit meron kayo, magpa-check up kayo sa doktor, iwasan po natin ang self-medication. Kaya sabi ko nga, ang concern ko, edukasyon. Kaya ang akin pong pinopromote sa inyo, yung mga aklat, mga libro. Sana sa inyong mga kaibigan, sa mga empleyado ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, regaluhan nyo sila ng Health and Home Magazine. Ito yung National Journal for Better Living, flagship medicine ng Philippine Publishing House. Meron ditong bi-monthly issue. Meron mga tips tungkol sa kahalagahan ng kalusugan, mga Christian philosophies, at saka itong mga sinulat ng mga doctors tungkol po sa information kung paano natin naalagaan ang ating sarili dito po sa ating aklat. Meron din dito yung mga marriage enrichment, tapos yung love, courtship, and marriage. Meron po dito mga issue dito sa Health and Home Magazine. Magkaroon po kayo ng kopya nito, 1,275, pwedeng i-deliver ito sa bahay ninyo sa pamamagitan ng LBC at pwede kayo mag-message sa akin sa Facebook para i-deliver itong aklat na to sa tahanan ninyo. At ganoon din po yung ating Health and Home, ay itong ating Healing Wonder Supporter para ma-discover ninyo yung medical information for health and healing, natural life-giving power, ang water therapy. 775 po ito, ikot kung ito po ay bibili nyo, no? Nice ko pong batiin si Jean Hobeliana sa kanyang pananood sa Facebook sa ibang bansa. At happy birthday sa isang estudyante po namin, si Devin Monsalud. Happy birthday, anak ni Ched. At gano'n din po Profesora Clarissa Plolido. Good morning sa iyong pakikinig at panonood sa ating program dito sa Patnubay sa Kalusugan. Nasabi ko po na ating pong tatalakay yung top deadliest diseases ayon sa World Health Organization. Sabi, yung coronary heart disease ang number one na pumapatay sa tao, pangalawa yung stroke, pangatlo yung respiratory illnesses, pati yung pang-apat yung chronic obstructive pulmonary disease sa dami na naninigarilyo, at pang-lima yung cancer, pang-anim yung diabetes, pang-pito yung Alzheimer's disease, pang-walo ay tuberculosis, tapos cirrhosis of the liver, at saka po yung iba pang mga sakit tulad minsan nilalagnat lang, gano'n, nagkakasakit na, no? Kaya itong mga 10 diseases na to na pumapatay sa World Health Organization, kaya na-topic na natin kahapon yung coronary heart disease. Ngayon naman na stroke ang ating tatalakayin. Alam mo, pagka sinabi mong na-stroke ka, yung dumadaloy na ugat sa ating utak ay bumara or ito ay tumagas yung dugo, no? Dahil sa pagputok ng mga ugat. Kaya nagkulang ng oxygen or dugo na dumadali sa brain,
Tulad po pagka hindi nadaluyan ng oxygen ang brain natin ng ilang minuto, 3 minutes after 3 minutes, hindi nadaluyan ng dugo yan at oxygen, ito ang makipwede kang mamatay. Kasi during stroke, ito po dahil na-cut off ang circulation ng dugo at oxygen sa brain, yan, na-stroke ka. Kaya mararamdaman mo pag na-stroke ka, bigla ka na lang nakaramdam ng pamamanhid, tapos di ka na makalakad, yung iba di makapagsalita. Iba dahil sa stroke nila, maaari meron silang naputukan na ugat sa utak nila, dumadali sa at kanilang mata, ito ay nabubulag. Alam mo, pagka hindi mo nabigyan agad ng treatment ang stroke, pwede itong mamatay o kaya kung mabuhay man, ito ay magiging gulay. Kaya pagka na-stroke, kailangan dalin agad yan sa hospital emergency para mabigyan ka agad yan ng treatment. Alam mo, ang stroke, tulad na sabi ko, kung ano-ano mang nahaharangan o limitado ang supply ng dugo sa utak, ay ito yung mangyayari, papektado yung galaw, yung movement, yung pananalita, pag-isip ng pasyente. Kaya nga po, ang nasabi ko nga, yung stroke, pagka hindi ito naagapan, magiging long-term disability ito. Kaya yung mga na-stroke, within 3 hours, dapat mabigyan ka agad ng treatment within 3 hours, no? Kaya kailangan ito, sabi ko nga, pagka nalam mo na stroke ka, nagnanumb yung, kasi yung iba, hindi nila na stroke sila eh. Pagka naramdaman na mamanhid ka na, tapos hindi ka na makakilos, hindi ka na makapagsalita, ang pwede mong gawin sa sarili mo, hinga ka ng malalim. Pasok ang hangin sa ilong, pasok sa bibig, di ba? Kaya ka nga na stroke, nagkaroon ka ng cut-off ng supply ng oxygen of the brain. Kaya kailangan presence of mind, focus mo yung mind breathing. Yung pag sinabi kong mind breathing, i-focus mo yung paghinga ng malalim. Pasok ang hangin sa ilong, labas sa bibig, pasok ang hangin sa ilong, labas sa bibig. Tapos halimbawa, hindi mo maigalaw yung kamay mo. Pagka gusto mong, pag huminga ka, di papasok ang hangin sa ilong. Itaas mo yung kamay mo o yung paa mo o ano mang parte ng katawan mo na hindi mo may kilos, pag huminga ka ng malalim, pilitin mo siyang galawin. O kaya, close open mo yung kamay mo, tapos pag nirelease mo yung hangin, dun mo ibuka yung kamay mo. So, halimbawa, hindi mo maitaas yung paa mo, huminga ka ng malalim, itaas mo yung paa mo, habang tinataas mo yung paa mo, humihinga ka, pumapasok ang hangin sa ilong mo. Pag ilalabas mo na yung hangin, ibababa mo na yung kamay mo. Pag yung paa mo, basta yung gumagalaw ka, kung gusto mong yung igalawin parte ng katawan mo, ay pasok ang hangin sa ilong. Pag i-release mo na yung paggalaw sa katawan mo, i-exhale mo na. Yan po yung maganda. The more na within 3 hours, ay pinagalaw mo yung katawan mo para hindi ka magiging disabled, no? Maraming mga factors para ma-prevent ang stroke. Una, yung mga preventative care, medication, and lifestyle changes. In general, good health habits ang inyong gagawin. Ang stroke po, pwede itong ma-prevent. Una, makontrol yung blood pressure mo with medication. At saka, i-maintain mo yung healthy lifestyle. Meron kang regular exercise, meron kang healthy diet, low in sodium. Kung naninigarilyo ka, huwag ka na magsigarilyo. At saka, kung umiinom ka ng alak, iwasan mo na yan. At kailangan po, positive mental attitude, no? Kaya meron pong iba't ibang klase ng stroke na maaring maka-apekto sa ating pangangatawan. Meron tinatawag nating ischemic stroke. Ano yung ischemic stroke? Ito yung kinamatay po ni Fernando Poe Jr. Ischemic stroke, yung pamumuo ng dugo sa ugat, malapit sa utak. Ito'y nagbabaray yung ugat sa utak dahil merong namuon dugo. Itong mga namuon dugo na to, dahil sa paninikit ng daluyan ng dugo at maaring naipon yung cholesterol doon sa wall or pader ng at daluyan ng dugo sa brain, no? So ang tawag yan ay ischemic stroke. Ang pangalawa namang stroke ay tinatawag nating transient ischemic attack. Nung ako po'y college, merong isang matandang babae na may siyang sugat sa paa.
Sabi ko, Lola, ano ba yan? Di mo pinapagamot yung sugat na yan. Eh, nagtatrabaho po siya sa City Hall, Manila. Ngayon, nung umuwi siya, baha. Lumusong siya sa tubig, sa baha. Pag uwi niya sa bahay, nilagnat siya. Tapos, nagtaka kami, nilagnat, tapos namatay siya. Yung po, nagkaroon, ang sabi ng doktor, nagkaroon siya ng scheme, ang tinatawag nating transient ischemic attack. Ano yung transient? Yung dugo na namuo doon sa kanyang paa, dahil nababad ang kanyang paa sa tubig, tapos lumalakad siya, yung namuong dugo, galing doon sa paa niya, bumara sa kanyang utak. Minsan naman, may namuong dugo dito sa iyong baga, sumama sa circulation ng dugo, nagbara sa utak. Yan po yung kaganapan na mayroong namuong dugo sa ibang bahagi ng katawan mo. Dumalo yan patungo sa mga ugat, malapit sa utak, at nagsimula itong magbara. Kaya din daw po sabi yung mga bulok ng ngipin, delikado din yan sa stroke. Minsan yung bulok ng ngipin, may namuong dugo, eh dahil malapit yan sa brain, pwede itong magbara sa brain mo. Kaya mga bulok ng ngipin, dapat ito ay patanggal nyo na. Isa ring uri ng stroke yung, di ba, yung una ischemic. Pangalawa, transient. Pangatlo, hemorrhagic stroke. Ito naman yung kinamatay ni Isabel Granada. Yung ano, yung bang, yung pagputok ng ugat sa utak. Nagdudulot ito ng paghinto ng tuloy-tuloy na supply ng dugo sa utak. Ito na, dahil humina, meron siya na humina yung pader ng ugat niya, kaya pumutok ito, kaya dahil sa pagtaas ng presyo ng kanilang dugo. Kaya nga po, ang pagkakaroon po ng stroke, ang isang may kasalanan dyan, yung pagtaas ng kolesterol. Ito'y naipon. Naipon yung kolesterol, yung mga sebo. Kaya alam mo, pagka December, daming na stroke, daming na heart attack. Dahil sa dami ng kinakain yung Noche Buena. May lechon, may keso, may ice cream, may cake, may ube. Lahat ng pagkain na masasarap. Mga bulalo, yan, mga kaldereta, yan, ito po ay na magiging dahilan ng pagtaas ng yung, lalo na kakain ka gabi na. Matapos mo, matapos natulog ka, tapos hindi ka na nagising. Maiipon yan, yung mga sebo na, tapos may kasama pang beer, nagiinuman pa kayo ng beer, no? Tapos tubig na mga juices na malalamig. Magiging dahilan nito ng pagsikip ng mga ugat, kaya ang tawag doon atherosclerosis. Kaya alam mo yung irregular na pagtibok ng puso, irregular na pagtibok ng puso, ito'y pangunahing pamumuo ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya aalagaan po ninyo yung irregular heartbeat. Kaya pagka nakakaramdam na kayo ng irregular heartbeat, ito'y nagbabadya na maaring merong bumabarang ugat sa inyo. So ang dapat nyong gawin, hinga lang kayo ng malalim. Pasok ang hangin sa ilong, ilabas ninyo sa shhh, o kaya para very forceful yung tinuro ko sa inyo kahapon, pasok ang hangin sa ilong, pag ilalabas nyo na yung hangin, yung dulo ng dila nyo, itulak nyo, eting harapan ng ngipin, yung likod ng ngipin mo, itulak mo habang nilalabas mo yung hangin. Yan po ang gagawin nyo, no? Ito po ang sabi para maiwasan yung panganib na pagputok ng mga ugat sa utak ninyo, no? Kaya ngayon, ang mga na-stroke po, yung mga taong masyadong matataba, yung kulang sa exercise, yung mga saan gumagamit kayo ng bawal na gamot tulad ng cocaine and shabu, at sobrang paninigarilyo, at saka po yung madalas na nakakaranas siya ng pagkaka-stroke, kaya yung alta presyo nyo, babantayan nyo, mataas ang level ng kolesterol nyo, at diabetic kayo. Nako, ang mga diabetic, madali kayong magkaroon ng komplikasyon sa heart disease and stroke, no? Kaya syempre, apektado din yung edad nyo, tapos yung, ano nyo, yung mga, manamana din, yung namana nyo sa magulang nyo, it runs in the family. Kaya nga po, yung mga taong na-stroke, maari silang ma-paralyze, maari silang hindi na makapagsalita, mahirap na silang lumunok, hirap yung iba po, yung memorya nila apektado, nagiging makakalimutin, nagiging isip bata na,
nagiging magagalitin, madali silang ma-depress, at nawala na yung abilid na nila na mag-ayos ng sarili at nagbabago na yung ugali ng mga taong na stroke. Para maiwasan po ito, talaga na sabi ko, iwasan nyo ang pagtaas ng presyo ng dugo. Tapos yung inyong pagkain, matataba, masisebo, paninigarilin nyo, kontrolin nyo yung diabetes niyo. Magkakain kayo ng prutas at gulay. Balansing pagkain, salip na karne, baboy, baka, hipon, alimango, alimasag, tahong, talabos, pusit. Yung mga taong palakain yan, yan ang madaling kapitan ng stroke. Eh, masarap ka mo ang talaba, tahong, pusit, nako, sugpo, alimango, hipon, nako, sarap yan. Kaya maraming namamatay sa busog kaysa sa gutom, no? Kaya kulang pa sa exercise. Kaya dapat po, kaya sabi ko, iwasan ninyo ang matatabang pagkain, lalo na po yung mga piniritong balat ng manok, mga sisig, mga french fries, mga ice cream, masasarap yan, no? Kaya minsan, nagkakaroon po kayo ng itong tinatawag nating yung paninigarilyo. Kaya ang daming na-stroke sa ninigarilyo. Kasi once na nagsigarilyo pa, yung mga chemical, yung nicotine, lahat ng mga chemical sa sigarilyo, natitrigil yung episode ng atrial fibrillation. Ano yung atrial fibrillation? Ito po yung tinatawag po nating irregular and rapid heartbeat. Pag irregular and rapid heartbeat, dito po ang panganib sa pagkakaroon ng stroke and heart failure and heart-related complication. Kasi sa panahon ng atrial fibrillation, yung dalawang pintuan sa puso, yung itaas, yung atria, yung beating niya, nagiging irregular. Kaya nagkakaroon ka ng pangangapos ng hininga, panghihina, at meron po kayong palpitation. Kaya ito'y napakapanganib sa pang-araw-araw na paninigarilin nyo, alisin po ninyo yan kung gusto nyong mabuhay ng mahaba. Tsaka sapat na tulog. Kasi pag kulang kayo sa tulog, humihina, bumabagsak ang resistensya nyo, nakakaranas kayo ng panghihina, at saka bukod dito, pag kulang kayo sa tulog, madaling tumas ang presyo ng dugo nyo, kasi madali kayong ma-depress at madali kayong tumaba. Sikapin po ninyo na meron kayong sapat na tulog araw-araw para palakasin ang katawan at kaisipan ninyo. Para makatulog kayo, iwasan nyo yung pag-inom ng kape at soft drinks. Nakaka-epekto ito sa sleeping pattern nyo. Nakita nila sa research, ang kulang sa tulog, nakakapagpasira ng iyong memory, nagiging cause na depression, nagiging dahilan po ito ng mga mini-stroke. Ano po ba yung mini-stroke? Ano po ba yung sign ng mga mini-stroke, no? Nagkakaroon ka ng muscle weakness, numbness, usually sa side ng katawan mo. Minsan parang naguutal kang magsalita, madali kang ma-out of balance, nahihilo ka, at madalas para ka naduduling. Na hindi mo alam, nagkaroon ka ng mini-stroke. Minsan meron tinatawag na silent stroke. Itong silent stroke na to, hindi mo na-recognize na stroke ka. Pero ito, merong permanent damage sa brain mo. Pag nagkaroon ka ng silent stroke, maaring merong thinking and memory problem. At maaring pag ito'y pinabayaan mo, it leads to severe stroke. Kaya pagka meron ka ng stroke, meron kang silent stroke, ay kailangan po nito, lagi niyong babantayan ang iyong blood pressure. Kaya tulad po na sabi ko, ang limang warning sign ng stroke, sudden numbness, sudden weaknesses sa mukha, sa kamay, at sa binte, sa isang side lang ng kamay mo. At madali kang mag-confuse, meron kang trouble sa pagsasalita, at di naintindihan yung sinasabi mo. Biglang nanlabo ang mata mo, minsan isa o dalawang mata. Nahirapan kang maglakad kasi nahihilo ka, nawawalan ka ng balanse at kulang ka sa coordination. Sometimes, nagkakaroon ka ng severe headache. Pwede ka bang mamatay sa stroke habang natutulog? Alam mo, habang natutulog, pag nagkaroon ka ng massive stroke, meron kang naputukan ka ng ugat, ay ito po, maaring bigla kang sumakit ang ulo, di ba natutulog ka, bigla sumakit ang ulo mo. Yung severe massive stroke, naputukan ka ng ugat dahil ito, yung irregular heartbeat mo, hindi nagpa-puncture ng mabuti. Kaya kailangan po, babantayin nyo lagi
yung bintig ng puso mo. Kaya di ba sabi ko, yung heart rate, yung pagising mo sa umaga, hindi pa ka kumikilos, yung kukunin yung pulso mo. 60 to 100 ang normal na heart rate, no? Pero pag lumampas ng 100 ang heart rate po ninyo, o kaya bumaba ng 60 ang heart rate nyo, magpa-check up na kayo. Kaya kapag nanonood kayo ng TV, di ba, ang daming teleserye ngayon, maabot ng 10, 11 ng gabi, eh minsan habang nanonood ng TV o ng sine, sinasabayan na si Cheerya tsaka soft drinks. Magiging dahilan nito, tapos na-excite pa kayo dun sa inyong pinapanood, hindi nyo alam, tatas ang BP. Kaya minsan, merong nanonood sa sine na na-stroke, namamatay, lalo na very na-excite sila dun sa pinapanood nila. Okay, paalala mo na sa produkto nating lecithin. Ang lecithin, di ba sabi ko, ang isang epekto ng stroke, ulyanin or makakalimutin. Ang lecithin, ito'y natural source ng choline. Ito'y nagpapasigla ng ating memory. Ito'y nagpapagaling ng mga Alzheimer's disease and dementia. Kaya kung kayo po ay meron, para ma-activate yung ating sluggish mind, ma-improve ang memory, meron siyang ingredients para mag-produce ka ng vital na neurotransmitter na acetylcholine, responsible ang acetylcholine sa memory storage and retrieval, kaya 30% ng brain natin, sabi ng mga mananaliksik, ay 30% lecithin. Mag-take po kayo, isa sa umaga, isa sa gabi ng lecithin para lagi tayong alive and alert. Yung activated charcoal naman natin, tumutulong activated charcoal sa pag-assist sa kidney mo para ma-filter out yung mga undigested toxin. Pamprevent din ito ng hangover. Kaya mga minom ng alak, sa makitang ulo yun, ng hangover kayo, inom kayo ng charcoal. Nakakababa din ito ng cholesterol, pamprevent na ito ng diarrhea, tsaka bad breath, pag masama. Pag ang baho ng hininga mo, mabaho yung utot mo, mabaho yung dumi mo, mabaho yung kilikili mo, mabaho yung pawis mo, inom pa ng activated charcoal. Aalisin niya yon. Ito rin po yung maganda sa drug overdose, na overdose ko sa gamot, at saka ito yung maganda sa poisoning, na lason ka, antidote ito sa poisoning, yung ating activated charcoal. Magkakatulong din po yun sa mga drug addicts. Sa mga nakagat ng aso, hugasan yung mabuti ng tubig at sabon, inom ka ng activated charcoal na 6, tapos yung pinagkagatan, lagyan mo activated charcoal powder para maiwasan din yung tetado at dog bites, no? Meron din tayong produktong omega-3 fatty acid. Yung omega-3 fatty acid, pampababa ng blood pressure, triglyceride level, at cholesterol. At sabi, maganda nito sa rheumatoid arthritis, at nare-reduce ang panganib sa heart attack, stroke, and heart disease, ang omega-3 fatty acid. Inom ka na ito sa umaga, isa sa gabi, tig isang soft gel po, no? At malaking tulog po. Yung garlic naman, ito'y well documented, ang ating garlic, ito'y ayon sa study, ito po ay meron siyang allicin content, meron siyang anti-bacterial, anti-fungal, pampababa ng cholesterol, at pang ito'y blood thinner, pangalis ng lapot ng dugo. So, available po yan sa ating Lagman Building. Alam nyo po, yung ating office, yung Lagman Building natin, every Thursday lang open, 2 to 4 ng hapon. Kaya punta lang po kayo doon, sakay lang kayo ng LRT. Pagbabay ng LRT, nandun po sa kanto, yung Lagman Building. May 7-11 doon, third floor, room 315. Pagdating sa third floor, turn left. Inom kayo ng tubig na, like yung sinasabi sa inyo, inom kayo ng tubig na mainit. Pagising sa umaga, inom kayo ng isang basong tubig na mainit, no? Yung kaya nyo. Para sa ganun, ang sabi, ito'y panatili ang digestive system mo na malinis para ma-breakdown yung food. Nakita nila sa pag-aaral na ang mga taong umiinom ng tubig na mainit, ay ito po ay nakakatulong para mawala ang mga sebo. Lalo na pagkakain mo, minum ka ng tubig na malamig, magkukulta yung sebo doon sa inain mong fried chicken. Kaya para ma-prevent yung pagkulta or nag-clot yung dugo, ay uminom kayo ng tubig na mainit pagkatapos mong kumain. Tsaka yung, ang sinasabi ko po yung pagbababad ng paa sa mainit na tubig. Ito po yung tinuturo po nitong ating aklat na to ng Healing Wonders of Water. Yung aqua therapy na tinatawag a hot pot bath, ito yung magandang
healing for stroke patient. Basta ibabad mo lang yung paa mo sa hot water, 30 minutes na stimulate yung circulation, nare-reduce ang inflammation at nare-relax ka. Kaya mga stroke victim, ang mga blood vessels sa brain ay nag-block. Ngayon, pwedeng madami sa brain cell nyo. Pag binabad nyo yung paa nyo sa hot water, magkakaroon po ng oxygen ng brain nyo. Mabilis ang recovery niyo. After that, mag-massage po kayo ng ating best herbal oil. Ito pong best herbal oil natin na ito ay halamang gamot. Nanggaling yan sa sambong, sa luya, akapulko, oregano, lagundi. Ito ay mabisa yan sa ubo, sa sipon, sinusitis, pamamalat, at saka po kabag, kaba ng dibdib, dysmenorrhea, almoranas, rheuma, arthritis, pulikat, mga varicose vein, ipahid nyo, pigsa, allergy sa balat, kati, dahil sa kagat ng insekto, nabubulok ng mga kuko, yan, pagagalingin niya, ahaplos mo yan, sa buong katawan, lalo na kung na-mal-stroke ka, at ito ay sisigla ka, no? Iwas din yan sa dengue at malaria, dahil pag nilagay mo to sa skin mo, hindi ka dadapuan ng lamok. Yan, ito'y napakabisa itong best herbal oil, pamparelax ng muscle, pampilagay mo sa puson mo, pag nagdi-dysmenorrhea ka, pampalit ng bilbil at taba, mabango po yan, malaking tulong ito, mabibili niyo yan sa ating Lagman Building Blumentritt sa Thursday po, 2 to 4, punta kayo. Alam mo yung sister ko na stroke, lagi ko silang dinadala sa hot spring. Once a week, dinadala ko sila sa hot spring. At doon, sabi ko, ate, ito yung salbabida. Di nakalagay siya doon. Tapos sabi ko, galaw-galawin mo yung paa mo dyan. Kasi mahina siya maglakad. After 3 weeks na pagpunta namin sa hot spring, tapos minamassage ko siya doon sa tubig. Alam mo, Rose, sabi niya, ang bilis ko na maglakad, oh. Di na ako na out of balance. Lagi daw niya nararamdaman yung parang yung paa niya namimigat, nawala na daw yon. Kaya po, the more nagpunta kami doon, lagi siyang nagpapasundo sa amin. Pag Thursday, dinadala namin siya doon sa hot spring. Kaya pag na-stroke po kayo, maganda, nasa water ka, para hindi ka hirap magkikilos doon. Ano? Malaking tulong. Kung naman, alam mo, yung body massage, yung buong katawan, magpamassage ka, para yung mga naka-survive sa stroke, magpa body massage ka para gumanda ang circulation ng dugo mo. Meron po kaming massage oil. Hindi tumalagkit, wala siyang amoy. Kung mabibili niyo rin po 'yun sa amin pag nagpunta kayo sa Lagman Building, sabihin niyo nasaan yung massage oil na gagamitin niyo sa mga pasyente niyo. Pumunta po kayo sa Thursday 2 to 4. Para makita ko kayo, makita ko mata nyo, mapayuhan ko kayo, and then mabigyan ko kayo ng seminar. Kasi dito sa pakikinig at panonood nyo sa akin sa Facebook, kulang po ito. Mas maganda makita nyo ako ng personal para maturuan ko kayo ng massage, maturuan ko kayo ng exercise para po sa inyo. No? Yan, kaya yan po. Wala na rin po tayong oras. Para madagdagan po yung kaalaman po niyo tungkol sa pag-aalaga sa stroke, sa pamamagitan po ng pagpunta niya sa akin sa Thursday, madadagdagan po yung inyong kaalaman. Ugali niyo pong makinig sa akin Monday up to Friday dito po sa ating programa DWBL Patnubay sa Kalusugan. Hanapin niyo po ako sa YouTube channel ko, click niyo yung Rose Alfonso, i-click niyo yung subscribe para mapanood yung lahat ng aking lecture. May school tayo, Patnubay Academy. Pwede nyo enroll lang yung anak, kinder up to grade 10. Kayo po mga taga Cavite, Noveleta, Rosario, Cavite City. Pwede nyo enroll lang yung anak para matuto sila ng mabuting kalusugan. Sa ating pong food for thought, sa Matthew 6:25-26, alam mo, napakahalaga po ang positive mental attitude sa mga stroke. Kailan po meron kayong will to live, not will to die, no? Kaya sabi po sa Matthew 6:25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin o inumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba mas mahigit kayo, sabi niya, mas danyo ang mga ibon. Sila ay inaalagaan, di ba mas mahalaga kayo kaysa sa ibon? Kaya sabi niya po sa Matthew 6, ulit sa Matthew din, sabi niya, mas sabi niya ganun, sabi niya,
talastas ng Diyos ang kailangan nyo bago nyo hingin yon, alam na niya yon. Kaya sabi niya, manampalataya lang kayo sa akin, lagi kayong maging positive, kayo ay aking tutulungan. Alam mo, si Steve Jobs, bago siya namatay, ito po ang regrets niya. Pinokus daw niya yung isip niya sa kayamanan, pero hindi niya pinokus ang kanyang kaisipan sa relationship. Yung kanyang asawa at anak, iba ang kanyang different person siya. Sa mga katrabaho niya, siya po ay parang wala siyang kapwa-tao, nag-iisa sa samundo. Hindi siya nagpakita ng kindness sa ibang tao. Kaya sabi niya ganun, ito daw ang regress niya. Na-focus siya sa kayamanan, hindi niya pinokus ang kanyang kaisipan sa good relationship sa tao. Alam mo, ang sabi niya, kahit na wala kang pera, if you have a noble and good character, you will be famous kaysa pera mo. Kaya sabi niya, no, yung huling bagsak ng kanyang hininga, ang sabi niya ganun, oh wow, 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 sabi niya ganun, mamamatay na ako, sabi niya. Lahat po ng pera niya, naiwan niya, lahat ng pinaghirapan niya, iniwan niya, hindi niya to dinala sa kanyang kamatayan. Kaya sabi po sa 1 Timothy chapter 6, sabi niya, datapat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Kaya sabi, namatay tayo, nag-ipon tayo, mamamatay tayo, hindi natin dadalhin yung ating inipunan. Pero importante, ang character, ang magandang ugali, good relationship sa tao, mamatay ka, ito'y maalala ka pa nila. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin sa maghapon. Nawa po ang pagpapala at pag-iingat ang ating maranasan sa araw nito. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating programang Patnubay sa Kalusugan.